guys, welcome back to my channel OFWKSA TV. Our vlog for today is how to Ayan. Umpisahan na po natin guys ang ating gulay sa ating munggo. Ayan. Ito, yan ito po yan. Una po ang ating ating malunggay, ating pugasan muna. Wait muna. At bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Hello guys. Ayan, pagpatuloy natin ang ating paggugulay sa ating malunggay. Guys. Ang pag-prepare po ng ganitong mga dahon po ay dapat lang una hugasan para diretso na pong luto. Pagka yan nagluto ng ganito mga dahon, kahit namang klaseng dahon ng ano, na gulay o bulaklak. No. Hugasan mo na. Lagi na kulayin. Para sa ganun, mas madaling maghugas kung nakaano pa siya, hindi pa siya nagulay. Lalo na itong malunggay po. Mahirap kong hugasan ito. Maano po ito. Kaya kailangan po ang malunggay ay ganyan lang po kasimple ang pag-prepare ng gugulayin dahon ng malunggay para sa gilisang munggo. Takam. At ito ay sasawgan po ng dilis. Yung po ang pinagsasawg ko, dilis. Wala po kasi akong heavy. Kaya naubos. Kaya dilis naman po ngayon ang sasawg ko sa munggo. Pero talaga po, advice ko pag dito sa Saudi kasi wala naman chichar ng baboy dito o ano. Pinakamaganda po yung sana yung heavy kung meron. Pinakamasarap na sahog ng ginisang munggo na may dahon ng ampalaya at malunggay. Ayan po. Yan po yung number one na sahog niya. Ipagpatuloy po natin ang ating paggugulay sa ampalaya naman ngayon. Ampalaya leaves. Ito po. Po yung ampalaya leaves, yung tinatawag na talbos niya po. Ayan, ito po siya, ampalaya leaves. Ayan, dalawang bigkis po ito kasi masarap po yung may ampalaya. Ayan. Ayan guys, ganito lang po ang problema. Sa atin, talbos lang kinukuha, hindi natin dinadahunan. Pero dito po, mahalaga po yung ampalaya dito. Wala po tayong kukuha na ng maraming talbos. At marunong din yung mga nagtitinda. Kasama na po yung dahon. Ayan guys. Isa pang bigkis mga guys, meron pa dalawang bigkis po ito ng ating ampalaya. Yan, wait. Then guys, tatawag ako. Ah.
Maghahatid daw ako ng magpapabaksin. Wala namang utos yung aking mother. Kaya hindi ako pupunta pag walang order. Ayan. At tapusin ko lang ito. Ano na ng bawang, unahin natin ang bawang o garlic, ayan po, bawang po, ayan, kuha po tayo ng apat na ngipin ng bawang, ayan, saka natin dipitin, ayan, ganyan po, kasimple mag-prepare. Ayan po siya. Ngayon po gagawin po natin sa bawang natin. Medyo kag na rin konti para sa gamay. Susunod naman natin ang ating sibuyas. Malaki kasi ang sibuyas, kaya hinati ko. Susunod ang luya. Yan, para masarap ang luya. Ngayon po, hiwa-hiwain na natin ang luya. Putulin po natin ang maliit para sa mga masarap. Yan. Yan. Tapos na ang luya. Yan. Tuloy po natin. Ito naman ang sili. Lagyan natin ng sili. Tatlo. Tantarin natin para masarap. At sa mga hindi po mahilig sa sili, kahit hindi na po magsili. Ako po. Ito po ang sikreto ko dito. Sili sa munggo para masarap lagi ang kain. Kita niyo naman po ang katawan ng magluluto, masarap kumain kahit pakunti-kunti kasi ito po nagpapagana kung minsan itong sili. Appetizer po ito. Paano masabi? Gago! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Na na-prepare ang ating sili, garlic, ginger at onion. Ito onion. Yan. Ito naman po yung bilis na sahog na po. Yan. Yan po, bilis. At kukuha po ng nag-sarap. Pareho kay ungas. Use your kokote. Nag-isa na po ang kanyang sahog na tilis. Ayan. Ayan. Ayan po siya. At atin na pong lalagay sa munggo.
Paano masabi? Po natin yung bilis. Ayan. Ako, nakita. Ayan po siya. Ayan lang po kasi. Ayan. Ayan. At atin pong haluin. Ayan natin pong pumulo at ilalagay natin mamaya yung malunggay at dahon ng ambalay. Ayan guys, kulong-kulo na ang ating munggo at ilalagay na natin ang dahon ng malunggay. Ayan. Ayan. Lagay na natin ang dahon ng malunggay. Ayan po. Ayan. Saka natin haluin. Ayan. Ang ating malunggay. Ayan po. Ganyan po ang maglagay.